Luto tayo. Vietnamese spring roll with peanut sauce. Kung paano ko to ginawa, halika samahan niyo ako at ituturo ko sa iyo kung paano ko nito ginawa itong napakasarap na Vietnamese spring rolls. Tara. Tayo dito ng peanut sauce para sa ating Vietnamese spring roll. So maglalagay lang ako ng hoisin sauce, peanut butter. Mahinang-mahina yung ating kalan, guys. 2 tablespoon na oyster sauce. Tablespoon na sesame oil. Ito ko nagagamitin sa ating pinagtakalan kanina ng oyster sauce. At ng water. So yung water natin, depende sa inyo kung gaano ka kalapot ang gusto ninyo. So start nyo muna sa 2 tablespoon. Hanggang sa mag-adjust na lang kayo kung gaano kalapot yung gusto ninyo ma-achieve sa, para sa sauce. Para may kick, maglalagay din tayo ng pepper flakes or chili flakes. Bahala kayo. Kung wala naman, pwede kayo mag-add lang ng slice. I-chop-chop nyo lang yung siling labuyo. So, depende sa kung kaano ninyo gusto ka ang hang. So, medyo adjust na natin yung ating heat. Na hindi naman masyadong malakas. So katulad nito, medyo maano pa siya, malapot pa. Dagdagan ko pa siya ng konti. Konting water. Pakonti-konti lang. Dahil maglalagay pa tayo dito ng lime juice or calamansi juice or lemon. Lemon juice. Para medyo may asim-asim lang siya. So, this time, maglalagay na tayo ng 1 soy. So, depende sa inyo kung gaano kadami. Pero, yung sakto lang. Medyo lumapot na ulit. At kulang pa sa akin. Hindi pa sa akin sakto sa lapot. So, nasa sa inyo yun kung gaano kalapot yung gusto ninyo para sa inyong mga sauce. At ilalagay na natin yung ating lemon juice. Yung gamit ko, lemon juice. Adjust nyo na rin lang kung gaano ka dami yung gusto ninyo. Pero ito, siguro kung sa calamansi, mga 4 na pirasong calamansi juice na malaki. So, titikman ko siya ngayon. Kung okay na siya. Masarap. Pero parang gusto ko pa siyang lagyan ng masarap, guys. Napakasarap nito para sa sauce ng inyong mga Vietnamese spring rolls. Hindi siya ganun kalapot at hindi naman siya ganun kalamnan. Sakto lang. So, okay na to. Yung mga vegetable. Ito, pinatuyo ko lang siya ng hinugasan ko at pinatuyo ko ng paper towels. Ganun din yung ating one soy or cilantro. Meron din ako dito ng curry stick at ng carrots and cucumber at ng spring roll rice paper. So, mag-start na tayo. So, spring roll, ilalagay lang natin sa water. Medyo matigas-tigas siya. Pero mamaya, kapag nabasa lang ko siya lahat, lalambot ito. So, maglalagay tayo dito ng lettuce. Medyo dagdagan ko lang siya. Ng cucumber. Carrots. Ng cilantro.
curry stick. Pwede rin dito yung chicken breast. Or pwede rin kayo gumamit ng shrimp na deboned. Dadagdagan ko na. I-roll lang natin siya. At i-fold. At ayan. So mamaya hahatiin natin ito. So, tatapusin natin ang lahat ito. May balot. At magbabalik tayo. Hindi na ni-steam, te. So, isang beses pa. Para mas makita ninyo. At ito na nga, nagawa ko na nga siya at mag-i-slice na tayo ngayon. Hatiin lang natin ito into half. At ilalagay natin sa isang plate, serving plate. At ito na siya, na-slice na natin lahat at ready na for serving. At maglalagay din tayo ng peanut sauce. Ilalagay lang natin sa ating serving plate, serving bowl. At ito na siya, ready na for serving. Ayan. At ito naman yung ating Vietnamese spring roll. So ayun guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe, pag-ring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka at paki-follow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye-bye!